frozen anteater o pangolin, tinuyong seahorse at sea dragon. Ilan lang ito sa mga endangered species na nasabat ng PCG o ng Philippine Coast Guard sa isang truck mula Bacolod na papuntasan ng Valenzuela dito sa Metro Manila. May exclusive report si Marisol Abdurrahman. Matapos makatanggap ng impormasyon mula sa intelligence units ng Philippine Air Force, hinalughog ng Philippine Coast Guard ang truck na ito, luna ng barko galing Bacolod dakong alas 10 ng umaga kanina. Meron daw kasing mga illegal na kargamento sa truck. Nang buksan ang mga karton at sterile box, ito ang tumambad. Kaawa-awang itsura ng mga anteater o pangolin na frozen na at tinanggalan pa ng kaliskis. Meron din mga tinuyong seahorse at sea dragon. Nakatakda raw sanang i-deliver ang mga ito sa Valenzuela. Nasurup kasi ito ng yung assorted na yung plastic bottle. Junk. Pupuslip talaga. Labis itong ikinalungkot ng Biodiversity Management Bureau ng DENR. Lalo pat, critically endangered species o nanganganib ng maubos ang mga pangolin. Predator sila ng mga anay. Anay ang favorite food nila. So kung gusto nating ma-reduce naturally, para hindi tayo gagamit ng mga pesticide, naturally yung mga termite population, ganyan, isa to sa kumakain nun. Endangered species na rin ang mga seahorse at sea dragon ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Hindi raw itong unang pagkakataon na nakahuli ang Philippine Coast Guard ng mga ganitong klaseng mga endangered species. Mataas daw kasi ang demand nito sa ibang bansa. Pangolins, accordingly, meron po siyang medicinal purposes or components sa mga Chinese. So that's why mataas po yung demand para sa kanila as well as itong mga seahorses po. Yung anteater natin, ma'am, is meron siyang chemical component na pwede ma-extract na pwede na may halo sa shabu. Sa pagsasaliksik ng Coast Guard, ibinibenta raw sa halagang $300 o 15,000 pesos kada kilo ang karne ng pangolin. Mas mahal pa raw ang balat at kaliskis nito na ayon sa BMB, mataas din ang demand. Kailangan mag-band together ang mga ASEAN countries para masugpo itong trade na to. Ang seahorse naman, 205,000 pesos kada kilo ang magandang klase. Sinampahan na ng reklamong paglabag sa Wildlife Act at Fisheries Code ang driver at pahinante ng truck na kapwa itinanggi na may alam sila sa mga kargamentong i-deliver sana nila. Marisol Abdurrahman, GMA News.